Risa Sato, ginamit na sa wakas ni Coach Sherwin. Si Nellyuhan ng titulong Lucky Charm ng Creamline. Nasigawan pa si Tubo dahil sa sobrang intense ng laban. At Erica Stanton, hirap pa rin ba sa mga sets ni Kyle? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Creamline vs. Farmfresh. Parehong naghahanap ng unang panalo ang dalawang koponan. Hindi nga naging madali ang laban pero isa lang ang nanaig sa kanila. Unang set pa lang, mainit agad ang naging bakbakan sa pagitan ng dalawang teams. Si Michelle Gumabaw ang naging spark plug ng Creamline habang binuhay naman ni Trisha Tubo ang kabila. Tumulong na rin si Erica Stanton sa opensa kaya bahagyang nakapag-establish ng lead ang Girls in Pink. Pero nang inakala ng lahat na makukuha na ng CCS ang set, biglang naghalimaw ang import ng Farmfresh na si Yenny Murillo. Sobrang lakas nga ng mga palo niya at hindi ito maiangat ng defenders ng kabila. Nakapag-comeback pa nga ang Foxy sa score na 24-26. Sa second set naman, nagpatuloy ang momentum ng F3. Halos hindi nga sila mapatayan ng bola at talagang mas nagpakitang gilas ang import nila. Trailing behind nga ang Cool Smashers sa most part ng set pero ipinasok si Risa Lucky Charm Sato at unti-unting nabura ang lamang ng Foxies. Mas naging matutulis ang mga palo ni Stanton at gumanda ang floor coverage ng team. Dahil dito, naagaw pa nila ang set 25-23. Hindi na inilabas pa si Sato sa 3rd and 4th sets kaya nag-uumapaw na energy ang ipinamalas ng Creamline. Sobrang baon na rin ang mga palo ni Bernadette Pons at nagpatuloy ang pagpuntos ni Erica. Naging impeccable naman ang net and floor defense ng CCS at tila basang-basa na nila ang atake ni Murillo. Bagamat may mga unforced errors, bumawi ang koponan sa mga combination plays at running attacks ni Pangs Panaga. Tumaas din ang efficiency ni Stanton lalo na sa dulong bahagi. Naipanalo na nga nila ang laban sa mga scores na 24-26, 25-23, 25-21 at 25-16. Bagamat limitado lang ang puntos, hindi may pagkakaila ang naging contributions ni Risa Sato sa depensa at pagpapataas ng moral ng kanyang team. Mula nga daw nang pumasok siya sa game ay nag-iba ang laro ng Creamline at mas naging on point sila sa kanilang ginagawa. Well, kilala naman talaga si Risa for her always happy attitude pero sa game na ito ay nakahawa pa siya ng kanyang teammates. Samantala, halata naman nahirap pa rin si Stanton sa ilang sets ni Kyle Negrito. Sa third set nga ay nabunggo pa siya sa poste ng net dahil sa medyo hindi maayos na bigay ng bola sa kanya. Buti na lang at mataas ang reach ni Erica kaya nakapagtala pa rin siya ng team high 26 points from 23 attacks and 3 blocks. Mayroon din siyang 14 excellent receptions sa game na ito. Inaasahan na sa mga susunod na laban ay mahasa pa ang connection nila ni Kyle lalo pat mas malalakas na teams pa ang kanilang makakaharap. Congratulations on your first win, Creamline Cool Smashers! And that's it mga ka-Valley News! Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.